The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. One of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priest and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" They paid him 30 pieces of silver, and from that time on, he looked for an opportunity to hand him over. On the first day of the feast with the unleavened bread, the disciples approached Jesus and said, "Where do you want us to prepare for you to eat the Passover?" He said, "Go into the city to a certain man and tell him, 'The teacher says my appointed time draws near. In your house I shall celebrate the Passover with my disciples.'" The disciples then did as Jesus has ordered and prepared the Passover. When it was evening, he reclined at table with the 12. And while they were eating, he said, "Amen, I say to you, one of you will betray me." Deeply distressed at this, they began to say to him, one after another, "Surely it is not I, Lord." He said in reply, "He who has dipped his hands into the dish with me is the one who will betray me. The Son of Man indeed goes as it is written of him. But woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be better for that man if he had never been born." Then Judas, his betrayer, said in reply, "Surely it is not I, Rabbi." He answered, "You have said so." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. I have said this before. All actions comes from the preoccupation of the mind. All action comes from the preoccupation of your mind. It happens first in your mind, then you ritualize it, then you act on it. Hindi yan basta-basta ginawa mo na lang. Bakit ganun ang tao? Sapagkat meron kang kalayaan na gawin ang iyong ginagawa at meron kang kalayaan na hindi gawin ang hindi mo dapat ginagawa. If you have listened carefully to the gospel, number one, you all know this, that money is not bad. But the love of money is the root of all evil. Money is not bad. Everybody needs money. You take the risk of taking a public transport because you want to go to work. Why you want to go to work? Because you need money to buy food for your family, to provide. My dear friends, my brothers and sisters, it is the love of money that is the root of all evil. Second, not only the love of money, but the corrupt mind. What is a corrupt mind? When you do this, what will you give me if I hand you over, Jesus? Anong ibibigay mo sa akin?
Diyan nagsisimula ang korupsyon. Ano ibibigay mo sa akin pag inayos ko yung papel mo? Ano ibibigay mo sa akin pag sa iyo ko binili ang vaccine? Ano ibibigay mo sa akin pag sa iyo ko kinuha yan? Anong ibibigay mo sa akin pag ang kontrata mo ang i-approve ko? My dear friends, my brothers and sisters, if we have listened and perhaps if you are praying the Novena to Our Lady of Perpetual Help, perhaps it dawned on you one of the prayers. And what is that? That self-interest is always evil. When you allow self-interest above the goods of the other, is evil. Magandang pagtulan ng pansin yun. Kung ano man ang binabalak mo na tungkol lang sa iyong sarili, kung ano lang ang iyong makukuha, at nangingibabaw ito sa kapakanan ng ikabubuti ng lahat, iyan ay kasalanan. That is evil. That is a product of a corrupt mind. Now, anong sabi ko? Nangyayari ba yan biglaan? No. Pinag-iisipan yan. At anong sabi ng Diyos? Maging ang Diyos, pinuri niya ang mga makasalanan sa mundong ito. Bakit? Mas maabilidad ang makasalanan kaysa mabubuti. They are able to think and they're able to ritualize it in their mind so that when they do it, suabe ang sabi nga. Suabe. Suabe ang panluloko sa asawa. Suabe. Ha? Walang sabit ang panluloko sa kapwa. Suabe ang pangkukurap. Suabe ang panghihingi, ang extortion. Suabe ang pagtanggap ng suhol. Parang walang nangyayari. Why? They were able to ritualize it in their mind so that before they do it, they know how they will do it without a blink of an eye. My dear friends, my brothers and sisters, you know that Jesus knew that Judas is a thief. Alam niyang magnanakaw si Judas. Alam niya. Alam niya kung saan napupunta ang ibang koleksyon ni Judas. Alam niya yan. Pero, minahal niya si Judas sa gitna ng mga pagkakamaling pilit niyang itinatama. Bakit? Hindi nawawalan ang Diyos ng pag-asa sa mga taong makasalanan na pwede itong magbago. Hindi kinakahon ng Diyos ang makasalanan. I do not wish for sinners to die but to return to me and live. Yan ang palagi ang panawagan ng Diyos sa makasalanan. I do not wish for sinners to die but to return to me and live. Hindi nawawala ng pag-asa. Pero ano? Hindi na itago ng Diyos ang kanyang sama ng loob na sa gitna ng pagmamahal niya, sa gitna, sabi nga, ng pagtanggap niya sa tao, pinagkanulo siya. Woe to you! Kalunos-lunos ang iyong buhay na kung saan ikaw ang nagkanulo sa anak ng tao. Bakit? Kasi minahal kita. Ang problema, kaya masama ang kasalanan ay dahil minahal ka ng Diyos sa gitna ng kasalanan pero hindi ka nagbabago. Hindi ka nagbabago. At kinagagalit ito ng iba. Pag sinasabi ko yung nakasulat, sana hindi ka nalang pinanganak. Maging ang Diyos sinabi yan. Sana hindi ka nalang pinanganak. Mga minamahal na mga kapatid, ano ang ginagawa mo sa iyong buhay? Ano ang ayaw mong tingnan? At bakit pag ikaw ay pinupuna, grabe ang iyong pangangatuwiran. At kapag ikaw ay nangatuwiran,
At dahil hindi tumitigil ang pumupuna, ginagawa mo ng paraan na sila ay mawala sa mundong ito. Suriin natin ang ating mga kalooban. As I have said many times, Lent is never about sin. It is always about the love of God in spite of our sinfulness. But that love should not be abused and taken for granted. That love should give us the courage to turn away from sin and to put right what is wrong in our lives. When we say to become a better person today than yesterday, it doesn't mean today you become a saint compared how sinful you are yesterday. But hopefully we sin less compared to yesterday. We do more good today than yesterday. And only us will know it, because there are many things that we do that only our hearts knew except God. As I have said, hindi lahat ng magandang gawain nakaugat sa magandang intensyon. At hindi lahat ng magandang intensyon nakaugat sa malinis na puso. My dear friends, my brothers and sisters, as we end our Lenten observance, because Triduum is no longer part of Lent. My dear friends, my brothers and sisters, as we enter to the Triduum, the holiest day of the year, examine ourselves. Look into ourselves. What are the things that lurks into your mind? What are the things that preoccupies your mind? Is it good or bad? And what are the things you have been planning? What are the things you have been trying to ritualize in your mind? That's why sin becomes more evil when we begin to justify them. Because in the very beginning, it was being planned in our mind. Magkaiba yung nagkamali sa nagkasala. Hindi lahat na nagkamali nagkasala. Pero lahat na nagkasala, nagkamali. Sapagkat ang kasalanan ay plinano ng husto sa utak nila. Amen. The church will be closed. Do not forget the curfew. That 6 o'clock is already a curfew. And I've heard the penalties 1,500. Malaki-laki din yun. Ano pa? Save it. Save it. Maraming kilong bigas din po yun. My dear friends, my brothers and sisters, the difference between sin and mistake is, in sin we plan it. We plan it. It is the preoccupation of the mind, we ritualize it, then we act on it. And what makes sin more sinful is because we justify it. We rationalized. But what is the problem with sin? When we take this for granted, it becomes a habit. When your conscience becomes callous, nagiging manhid. When we take for granted, and do not forget this, that what we think becomes our words becomes our actions becomes our habit becomes our character becomes our destiny. Kaya nga pinag-iingat tayo sa ating mga iniisip, sapagkat ang ating mga iniisip ay nagiging ating mga bukang bibig. Ang ating mga bukang bibig ay nagiging pagkilos, ang ating pagkilos ay nagiging pag-uugali, ang ating pag-uugali ay nagiging pagkatao, at ang ating mga pagkatao ay ang ating bukas. At doon sa mga taong higit na minahal sa gitna ng inyong pagkakasala,
mayroong kayong higit na pananagutan sa Diyos. The Lord be with you. And with your spirit. Bow your heads and pray for God's blessing. Grant your faithful, O Lord, we pray, to partake unceasingly of the Paschal mysteries and to await with longing the gifts to come, that persevering in the sacraments of their birth, they may be led by Lenten works to newness of life, through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.